So yun, welcome back mga soy. Nandito ulit tayo sa aming segment ni Josh on Point sa pangmalakasang mindset. Yes, part 2 pare, part 2. Part 2, sheesh. Part 2, let's go. Actually, wala akong daladalang ano ngayon. Katulad rin ng dati. Part 2 nga eh. Ano yung ginawa natin? Pero kung titignan nyo, di namin alam, di na namin napansin na lagpas isang oras na may ginakaraan. No, napasarap yung ganun, usapan eh. The most requested guest of all. Yes. Josh on Point. Sarap kayo bumalik-balik ala. So, thank you, thank you. Pagkalibre tayo, G lang lagi. Sobrang busy niya na tao ni Josh. Buti na paunlakan niya tayo mga soy. Yan. Thank you rin sa pagyaya pare. Anytime naman. Yun. Mga usap-usapin ngayon sa internet. Sige, pag-usapan natin pare yung ano, yung napag-usapan natin kanina about sa yung panglabas mo. I mean yung forma mo, yung appearance mo pare. Ganda. Kasi ito yung nakakalimutan ng iba, no? Pag once na natutunan nila paano yung mindset na yung tinuturo natin, sinasabi natin like yung push and pull, which is yung i-offend mo muna yung babae tapos you gonna pull her back by giving some flirting words, di ba? Ano pa ba? Woman nature. Alam mo na yung mga bagay-bagay na sinasabi natin, no? Sa dating and game, di ba? Oo, sige, alam niyo na yan. No? Pero ang yung iba, no, napapansin ko, no? Nakakalimutan nila na hindi gagana yung mga yan, pare. No? Hindi gagana yung mga game na yan. Hindi gagana yung mga push and pull na yan. No? Kung titignan ka pa lang ng babae, eh, olats ka na. Okay? Totoo. So, lagi nyo rin tatanda. Ito, siguro, yung iba takot sabihin to or ayaw nila sabihin to. No? Pero, everyone judges you. No, everyone judges you based on your appearance talaga. Now, hindi namin ibig sabihin dito na kung pangit ka, talo ka na. Maraming ano dyan, maraming hindi ganun binayaan ng muka. Pero wala silang problema in getting girls, no? Pag-usapan natin si ano pare, si ito yung guest mo last time, di ba? Oo. May dagdag lang ako muna dun sa outfit. Maganda rin kasi yung topic yun eh. Babarang ko lang muna saglit. Go, go, go. Tama yung sinabi mo, Josh, na yung appearance, yun yung sabi ko kanina na may mga bagay na hindi magsalita para sa'yo, di ba? Andun yung katawan, yung appearance. Tama yung sinabi ni Josh. Nilalaro niyo yung push and pull na game sa babae. Eh kung wala naman talagang ka-chase-chase sa'yo, paano gagawin yung push and pull, di ba? Kaya nga. Kung, kumpare, medyo tagilid ka na, automatically, na-push mo yung babae. At hindi mo na kayang i-pull yun. Na-repulse pala, no? So, yung mga ganun bagay. Maaring, sige, makabembang ka, makaset mo siya. Hindi pa rin technically, automatically gagana ka agad yung chase niya eh. Hindi ka agad si chase niya. Matik agad-agad din basta-basta eh. Kung wala ka naman talaga na patunayan eh. Pero may mga babae na i-chase ka dahil labembang mo na. Oo, pero hindi yung women eh. Alam kasi nila yung importansya rin nila eh, diba? Totoo yun. Kaya importante pare, no? Kasi dito, kami dalawa ni Soy, nag-agree kami na in order for you to be a high value, kailangan ano kay full package ka, no? Dapat. Full package ka. Hindi lang mindset, hindi lang pera, kundi syempre, yung pinaka unang nakikita ng tao is yung panglabas mo, no? Yun nga, kaya nag-agree ako dun kay Ato, no? Yung isang video niya na ginawan ko ng YouTube, pare. No? Kasi ang sabi niya dun is siya inamin niya na hindi siya kabapuan, pero nagkaroon na ng confidence dahil nga maboka siya, just may abilidad siya, 'di ba? Like skills. Ngayon, just ngayon sikat pa siya, 'di ba? So hindi excuse 'yun eh, 'di ba? Hindi excuse yung ay kahit naman pong porma ako, ganyan. Hindi siya excuse. Maling mindset 'yun. Maling mindset 'yun. So parang ano ka na agad noon? Loser mindset agad na. Oo, kayong dalawa na nga lang ng sarili mo magkakampi. Inaaway mo ko, pa. Sino? Sarili ko kakampi. Kampi ko lang sarili ko. Ayun. Utak mo na lang tapos katawan mo. Tapos hindi pa kayo nagkasundo, inaaway mo pa, 'di ba? Labo noon. Siya pare, ano eh, 'di ba? Parang kung sarili mo pa lang idinadown mo na.
sino sa tingin mo sa paligid mo ang magpataas? Wala. Wala. Wala rin may gusto diba? Sumama sa'yo. Wala. Totoo lang, diba? Hindi ka rin gugusto yung samahan ng mga tao, kahit kaibigan mo. Kaya nga, ano eh, pagka sinasabi, pagka sinasabi mo na, ah, ito, guwapo, ganyan. Sinasabi ng iba na, ba, ganyan, guwapo ka. Eh, ba, sino ba sa tingin mo magsabi sa akin ng guwapo? O siyempre, sarili ko na lang din. Pero siyempre, you have to do the work. Diba? You have to do the work na, yun nga. Importante talaga yun. Kasi, for example, no, napag-usapan natin kanina na pagiging pick-up artist. Diba? Napag-usapan natin yun. And napansin ko sa mga napapanood ko sa YouTube, no, yung ibang pick-up artist, they concentrate all their communication, which is, I respect. We respect the hassle, di ba? Wala naman tayong ano doon. But pag pinapanood mo yung mga videos ng mga ibang pick-up artist na to, no, yung iba, kasi meron ako mga kilala na pick-up artist na sobrang malupit and sobrang nag-work yung ginagawa nila. Kasi meron silang isang ginagawa na hindi ginagawa ng ibang pick-up artist, which is yung ayusin yung appearance nila bago sila mag-approach. Ama. Kahit pa magaling ka mag-communicate dyan, bari, kung lalapit, naka-slouch ka, no? Tapos wala sa ayos yung forma mo. Nagmamantika yung patilya mo. No, ano, pawis-pawis ka, jahing-jahing ka. No? Oiling-oily ka. Tapos kumain ka ng shawarma, hindi naman lang nagmumog bago lumapit sa chicks. E, pare, kahit talita dyan, pare, no? I mean, kakusapin ka ng mabay kasi she will be nice to you, no? Pero kung kunin mo number niya, baka maliin niya ng dalawang number yan or hindi ka niya kontakin talaga or hindi siya mag-reply sa mga text mo. Gusto ko i-emphasize dito kasi marami nagko-comment dyan na Josh, ganito, hindi ako nire-replyan or dinedma ako ng babae. And pag tinatanong ko, no? Sila kasi siyempre, doon na kumakatulong sa'yo by judging you. Doon ko masasabi sa'yo yung mga kailangan mo by judging you. So nakikita ko pare na wala sa ayos yung forma, di ba? Tapos nakita ko yung posture, I mean, naka-ganun, naka-pangkuba, tapos naka-yuko. Yung pinagkakabalahan pa ito eh. Pinagkakabalahan mo pa, di ba? So, importante yun, no? Na, ako nga, para nga sa akin, ayusin mo muna, no? Ayusin mo muna. Mindset, madali lang yan eh, di ba? I mean, hindi naman ganun kadali. Oh, correct na lang natin, pare. Parehas mahirap talaga. Mahirap, oo. Oh. Kaya ang tama yung sinabi mo kanina. Mm. Dapat compact yung skill set mo kompleto eh. Mm. Diba? And kami, patuloy rin kami nag-aaral pa. Oh. Sinagdaanan ngayon, namin. Ngayon, diba? Sa ngayon, diba? Hindi pa natin alam kung ano pa sa future kasi syempre, learning is ano eh. Walang katapusan. Walang katapusan. Kulang ang buhay doon, pre. Oh. Habang buhay kami estudyante. Oh, totoo yun. Ng buhay. Kung ikaw, alam mo na lahat ng mga ito, target namin, o yung target na gusto namin tulungan. Diba? Hayaan mo na lang doon sa mga hindi pa nadadaanan, 'di ba? Maraming mga tao na kailangan nito, 'di ba? Oo. Tsaka mali rin yung mindset na complete, isipin mo sa sarili mo na perfect ka na. Oh, delikado 'yan, no? Delikado 'yan. Totoo. Diyan na papasok yung pagiging delusional mo. You think you can you're that tapos in reality, hindi pala. So arrogante pa, 'di ba? Arrogante ka na, 'di ba? So dangerous mindset 'yung eh, mga alam mong perfect ka. Perfect eh, no? Mm. Sa kapag iniisip mo na lagi kang tama, wala ka na matututunan. Mm. Sa totoo lang. Yun din isang reason ko pare kaya nag-a-attend ako. Gusto kong ganyan. And sa mga content creator dyan, open ako. Open si Soy na sumama sa mga invite nyo. Kasi ako, hindi ako close eh. Hindi tayo close. Kung ano, gusto ko rin matuto. Di ba? Mm. Gusto ko talagang, ano, hindi talaga mag-agree. Di let's point out kung ano yung mga points natin and then, di ba? So, pero ako gusto ko pa talagang matuto ng mga bagay-bagay. Sama kayo dito sa amin, mga Soy, kung sakali, ah. Smooth coaching, yan, sige. Yeah, yan, shoutout yan na natin, Josh A. Wolf. Yan. Gusto namin kayong makausap. Kung napapanood nyo to, reach out lang. Tingin ko marami talaga akong matututunan kay Smooth Coaching and Josh A. Wolf. Josh, kasi tinatag sila lagi sa akin madalas sa mga video. And gusto ko rin marinig yung side nung Pick-up artist, PUA. Matagal ko nang gusto rin malaman yun. Although kasi yun nga, nanonood
din ako dati niyan, no? May mga idea rin ako doon, alam mo, yung iba doon nagagawa ko na. Kaso hindi ako katulad talaga. Oo, oh, 'yun. Sila exactly. Kasi talaga nag-dive na talaga, alam mo. Nag-concentrate na. Talaga sila doon, di ba? Kumbaga OG na talaga sila pagdating sa pickup artist, di ba? Oo, oh, pero gusto ko, ganda 'yun, eh. Magandang pag-usapan din yung mga ganun, kasi may nakikita sila sa chicks na totoo 'yan, totoo 'yan. Saka pangalawa, hindi ako natatakot na mag-disagree. Yung napansin mo yan, kahit naman noon, di ba? May mga opinion tayong dalawa na hindi nagkatagpo. But still, hindi ko sinasara yung tenga ko sa mga bagay na pwede ko matutunan. Ganun naman tayo. May hindi ako gusto, po-point out ko. Papaliwanag ko yung side ko. But then again, kinukuha ko yung mga bagay na may natututunan talaga ako, Matic. I think, yun din. Isa rin healthy mindset yung you're not closed in new knowledge, yung talagang willing kang matuto. Totoo yan. And maraming mga yumaman dyan dahil hindi nila sinara yung pag-iisip nila. Laging gusto nilang matuto. Diba? Tama. Hindi naman tayo basta-basta maniniwala sa mga delusion or emotional state. Kasi walang basis yun eh. At walang learning doon para sa akin. Konti lang. Pero moral yun, di ba? At pangalawa pa, napansin ko, kapag nabuksan na sa utak mo yung rational na pag-iisip, pag nagising na yan sa isip mo, ang hirap na isara, no? May iba lang ako ng topic, ha? Napansin mo ba, di ba, since na-open na sa isip mo yung rational na pag-iisip, nanood ka ng movie, napapoint na... Ay, mga BS. Oo. No? Diba? Alam, medyo, ano nga rin, parang, hindi mo alam kung gift ba siya o curse, eh. Kasi diba? Parang, nawawalan ng enjoyment mo. Kaya minsan, no, yun nga, minsan may mga time na kailangan mo rin talaga na... Baliwalay mo. Siyempre, pagka nasa leisure part ka, di ba? Kasi siyempre, hindi mo na ma-enjoy yung mundo nun eh. Di ba? No, parang ka nang laging galit, lagi ka nang seryoso na hindi mo na ma-enjoy. Scope, yung talagang yung paningin mo sa movie, talaga meron at meron. Isa-set up mo na lang, tatahimik mo na lang. Yun, diba? So, pero parang... medyo support niya. Kaya nga natatawa pagka kasama ko yung wife ko, no? Pagka, kasi alam niya yung natin, alam, open siya, no? And kaya nga naging wife ko yun kasi sobrang traditional nun, pare. Solid yun, no? And open siya sa mga ganitong bagay. Kaya nga pagka nanonood kami ng mga ganyan, nababad trip siya kasi react ako ng react. Sabi ko, ganun ako ng ganun, pare. Tapos na, natatawa na lang siya, ganyan. Tapos, minsan alam na rin niya. Alam na rin, napo-point out na rin yan. Ay, ito, support niya. Ma-adapt niya yan sa'yo, no, pre. Kasi kasama niya. Kanya lagi, di ba? Yeah, yun yan. Kaya medyo hinay. Dati nung bago-bago pa lang ako sa ano, yun talaga, point out ako ng point out. Pero later on, pagka nagpunta ako sa entertainment, ba, entertainment yung abil ko dito sa movie na to eh. Shut up na lang talaga. Sa isip ko na lang, parang, op, kalokohan naman yun. isang payat na tao. Hindi ko na sabihin kung ano gender. Isang payat na tao, biglang sinapak ng boom, last. Parang nangyari yun. Diba? Maraming ganyang movie ngayon, bro. Nako po. Ewan ko na lang. Pina-hype up nila eh, diba? Ay, yun nga eh. Yung, ewan ko, pwede ba natin sabihin? Sabihin natin, Black Widow, diba? Highly trained assassin. Pumapalag sa alien. Pag-usapan kaya natin yan, bro. About sa... ng Marvel movies. Bakit naging ganun, pare? I mean, sige. Ako napansin ko lang, ha? Pansin ko lang bilang, yun nga, sabi ko, kailangan i-turn off mo siya pagdating sa ano. Pero kasi napapansin ko, pare, parang sobrang ini-emasculate ngayon ng yes, mga sir. Movies yung mga OG na male role model, pare. And I'm kind of disappointed kasi may pagka-nerd ako. I mean, I love mga Marvel characters, pare. Fan ka rin pala ng Marvel. Marvel, DC, yun, pare. Fan ako ng mga ganyan. No? Batman, and, no? Yun nga, eh, pare. Angas, di ba? Oo. Kaso, yung daughter niya doon sa father niya, pare. Parang, knowing na si Scott, isa siya sa mga nag-save ng mundo, pero yung trato ng daughter niya sa kanya, eh, parang, doon ko napansin na parang bakit ganito parang ginaganito nila yung mga male characters. May mga ano ka ba dyan, pare? May mga napapansin ka ba? Meron, pero tatanungin na lang muna kita. Since nahuka na, alam kay Batman, di ba? Ano ba si Batman? Beta o ano? Para sa'yo? Kasi may mga times na ano eh. Man, ano siya eh, para sa akin, hindi siya alpha eh. Parang sigma siya eh. Sigma? Oo. Sigma siya, wala siyang pakialam sa chicks eh.
Wala siyang pakialam. May napanood ako, no? Yung Batman Animated Series or Justice League ata yun na nagsusurveillance si Wonder Woman tsaka si Batman. Sa building. Sa building. Tapos binibigyan siya ng hint ni Wonder Woman ng mga na gusto niya makita. At sabi, ano kayong feeling nang nandyan tayo sa baba? Mixed signals, no? Oo. Sabi niya, parang tinatabla-tabla niya lang eh. Di ba? Tinatabla-tabla lang ni Batman eh. Tapos, sa DC talaga, kilala na si Wonder Woman is may gusto talaga kay Batman. Pero hindi talaga siya ni Batman. Talagang ini-etcha puwera siya. Punad gan. Tsaka ano siya eh, kaya nakikita ko parang Sigma si Batman is parang, kasi tahimik siya. Tahimik lang siya. Gumagalag siya sa kailangan, no? Tapos hindi niya kasundo yung mga ibang member ng Justice League. Nagko-concentrate lang siya kung ano yung gusto niya, kung ano yung dapat, 'di ba? Kaya sobrang ang daming nag-a-idol kay Batman kasi parang stoic eh, lakas ng dating eh, no? Parang tapos wala pa siyang powers, knowing na wala pa siyang powers pero nakakasabay siya through his mind lang, 'di ba? Through his genius, syempre pera din, 'di ba? So nakakatuwa lang, no. Saka yun yung mga kaya sikat na sikat si Batman sa mga kalalakihan kasi parang siya yung parang kinda role model eh, parang ang ganda niyang ang lupit niyang i-idol eh. Diba? Siya kasi yung oo, di ba? Mayaman. Exactly. Oo. Maximum yung physical abilities diba sa katawan. Matalino. Oo. Guapings. Tapos without doing anything hinahabol siya ng mga chicks, di ba? Napakul. Yun naman yung kabaliktaran nila ni Superman. Samantala si Superman, simp na simp kay Lewis. No? Nasa kanya na lahat, no? Lakas-lakas, di ba? Lakas-lakas niya, pero... Nilipad. Yeah, yun yung makikita mo kung bakit ganun, eh. Sobrang unstoppable mo, no? Isang chick lang katawan mo. Oo, tayo na. Ikaw yung pinakamalakas na superhero sa lahat, tapos... Sinasampal ka lang ni Lewis Lane. No? Tapos babastitin ka lang ni Lewis Lane, di ba? Sakit naman nun, boy. Ulit dun sa topic ng ano, ng forma. Magandang pag-usapan talaga yun eh. Hindi mo naman... Tama yung kanina topic natin, yung sinabi mo. Yung gusto mong emphasize yung classic na forma. Diba? Magandang idea yon pare. Kasi alam mo naman sa Pilipinas, hindi naman lahat dito well off. Nakita ko lang na... Nga, pwede mo silang mapalakas yung loob na. Pwede mo naman maging maayos pero simple eh. Jeans... White t-shirt. Clean pa rin naman yun. Formal pa rin naman, di ba? Exactly. Semi-formal. Yung sabi ko nga sa iyo kanina, yun yung reason kung bakit, yun yung pinaka-priority ko dati when I started YouTube is kaya naging Joshon Point kasi gusto ko on point yung forma. Ayo, tatanamin muna natin guys. Sa mga hindi nakakaalam, ito yung totoong story ha, kung bakit naging Josh on point yung Yun. So, yun nga. Dati kasi, kung mapapansin ninyo, punta kayo sa YouTube kung may mga dance videos ako dyan. So, dati kasi choreographer ako. Dati yan yung purpose ng YouTube ko, pare. And then, yun nga, yung na awakening stage ko, pare. Dyan ako nag-search ng mga paano mag-improve, paano mag-ganyan. Ang nakita kong, sabi ko, ang gusto kong gawin muna is yung forma. Yan kasi una kong sinerge ko paano pagandahin yung dating ko. And kaya siya naging Josh on point kasi gusto ko yung mga malabas kong content is maturuan kayo paano magpumorma ng on point. Kaya sabi ko Josh on point. No? And ayun, no? may video ko niyan. Nagsha-shopping ako sa Uniqlo. Sabi ko, tinuturuan ko sila kung paano yung mag-pick ng mga basic, classic style na kahit classic yun or basic yung mapapaporma mo siya. No, malakas yung dating mo. Sabi mo na maganda nga siyang concept kasi dito sa Pinas nga dahil nga mahirap bumili ng mahal. Totoo. Or di ba? Kahit man lang makabili ka ng classic, at least mapaporma pa rin din. Mapapagaya mo na maangas sa jeans, di ba, nung dating. Kumbaga pagkakatiwalaan ka pa rin ng mga negosyante na makaka-deal mo, di ba? Sige, try natin ulit pumasok sa ganun. Oh man. Kasi since ang YouTube ko naman is more on
mindset kahit ano, di ba? Mas improvement. So, pwede ko siyang mapasok. Pasok pa rin siya. Mm. Hindi, kanina ka lang naimay eh. O nga, no, magandang ano yun. Ha? Maraming makaka-relate na kalalakihan o ano, di ba, na hindi afford. Kasi di naman lahat dito sa Pinas, karami naka-Gucci. Unlike sa Western, di ba? Naka-Louis, naka-Gucci. Afford kasi nila eh. Sa atin, let's be real. Ang daming taas ng numero sobra na hindi naman natin afford, di ba? Mm. Lahat. Ito. And yun nga. Eh, importante siya sa dapat kinoconsider ng number mga kalalakihan yung appearance mo. Number one. No? Saka dagdag mo na rin yung putya, yung maayos yung katawan mo. Kahit hindi mo maabot yung super duper na daming rip na katawan na cut, dami mong cuts, ganun. Maganda kung makuha mo yun. Talaga kaya, sobrang busy mo. At least hindi kayo matabang-mataba. Oo. Di ba? Body shaming na ba to? Ganun na. Hindi, body shaming yun. That's the reality. Yan yung tunay eh. Mm. Diba? Kung di sasabihin sa'yo yun, kung nandiyan ka lang sa safe space mo, eh, pagsisisiyan mo yan pagka huli na. Totoo. Diba? Kaya kailangan minsan, no, sabihin sa'yo yung tunay. Huwag ka maging komportable dyan sa safe space mo kasi pag nandiyan ka lang, no, sa safe space mo, sa bubble mo, pag lumabas ka sa reality, pag lumabas ka, kahit sabihin mong sa bahay ninyo, sa workspace pare, wawasain ka ng realidad. Talaga. Wawasain ka talaga ng realidad. Hindi ka built para dun eh. Yung mga tao na nasa reality, nasa labas ng safe space mo, walang pakailam yan sa kung anong iniisip mo sa nararamdaman mo. Diba? Walang pakailam yan. Saka matindi ang competition sa labas. Matindi pare. Sobra. Kahit sa work na lang. Oo. So, kakain. Nasanay ka dyan na. Taba-taba mo, tapos di mo inaayos yung pananamit mo. Ano yan? Tapos bili ka ng bili ng mga kailangan ng babae. I mean, nandun na tayo. Pwede mong gawin yun pag nasa part na unay mo muna sarili mo. Yun na lang muna. Unay mo na lang muna sarili mo. Wala namang masama sa awarding, giving awards dun sa babae, di ba? Awarding her good behavior. Reward, no? Reward, di ba? Totoo naman yan. As long as merong equal exchange. Ito yung topic natin last time. Tama. Yung pagkakaiba ng simp, paano mo yung role mo. As long as ginagawa niya yung role niya, there's nothing wrong with that. Bullshit yung mga tumatawag ng simp sa lalaki na tinatrato na maayos yung babaeng maayos naman. Saan, hindi. Hindi yung simp. Doon tayo hindi magkaasundo mga pare, di ba? Real talk yan. Hindi yung simp. Anong babae, para sa'yo yung role niya, gawin mo din yung role mo. Kasi pag hindi mo ginawa yung role mo, hindi na yun pagiging red pill sinasabi ko sa'yo. Pagiging douchebag, ano ba? Parang... Tawag ko kasi doon pare sa mga ano, incest. Yung mga ganun, yung galit na galit sa, wala na sa lugar. Nagre-rage ka na. Hindi, sayang naman, mali mo, okay naman talaga. Tinatrato ka naman na maayos, di ba? Diba? Tratuhin mo rin na maayos. Tsaka anong masumado sa something, di ba? Eh kung... Nagbibigay din naman siya sa'yo. Once na nagbibigay siya sa'yo, di ba? Kung hindi man pera yon, at least yung alaga, yung effort, nurturing, di ba? Yung... If she's sa akin your boss, why not? Oo. Totoo. Diba? Kasi magiging simple lang yun kung wala naman siyang ginagawa. Nagawang kapalit. Naman siyang kapalit na binibigay. Wala namang role na ginagawa sa'yo. Ikaw, tapong ka pa rin ng tapon. Yun ang simp. Yun ang walang mababang value na lalaki kasi mas binavalue mo yung ginagawa sa'yo. Wala namang kapakipanganabang. Yung sabi nga ni Tristan Tate, no? Simple lang yung pagkaka-explain niya. Sabi niya, being nice to a girl is not a simp. No? A simp is the one that much to a girl. Even the girl is ignoring him. Parang ganun. Walang equal exchange value, so, di ba? Simple lang. Yun na. Di ba? Pagkagawa ka ng gawa sa babae, at yung babae dinidead mo ka lang, pero tuloy-tuloy ka pa rin, ka na nun. Inubos mo resources mo. Inubos mo resources mo, time mo. Time mo. Sa babae, di ba? So, nagpapagamit ka na. Pero napanood ko yan eh. Maganda yan eh, yung gentleman's game. Agree ako dyan, pare. Yun talaga, magandang gentleman's game. I mean, yung mga galaw na ganyan, yung gentleman na, sabi ko nga, maginoon na medyo bastos, no? Yan ang mga move na nagpapawet talaga sa babae. Totoo. Real talk yan, pare, no? Hindi gumagana yung galit-galit or hate-hate sa babae. Madadry. Madadry sa iyan at umpisa pa lang, nalalabas mo yan sa mukha mo, sa aura mo. And
lalapit ka pa lang, they will avoid you na. Diba? Kasi wala naman taong negatibo. Oo. Tsaka diba? Taong punong-puno ng hate. Ikaw ba gusto mo ba tumropa sa ganun? Kahit kaibiganin ganun babae, hindi niya gugustuhin. Diba? Yung nga rin yung pinaglalaban natin is ayaw nga rin natin ng babaeng ganun. Diba? Totoo. Ayaw natin ng babaeng nag-hate sa lalaki. Versa. So, yun nga yung pinaglalaban natin. So, wala ka na pinag-aiba kung ganun nga rin. So, parang, diba? Pero ako hindi ako magmamalinis sa amin yung gana. Nung time na nalaman ko yan, nabuksan yung isip ko sa rasyonal na pag-iisip. At nag-rage din ako, pare. Siguro mga 3 months. Ito, 2 years ago to eh. Siguro mga 3 months din ako na bullshit. Parang ganun, lahat na lang kayo. Pare-parehas na lang kayo. Parang ganun. Tapos, kasi parang nilabas mo yung kulong mo sa delusional na bete. May ganun talaga eh. Darating ka na pace na maiinis ka. O nga, no? Ba't kaya pala? Parang, nagising sa pagkatulog na hindi mo alam na mali na pala yung mga nangyayari. Okay. Parang, doon mo siya ilalabas. I agree naman. But then again, marirealize mo na wala namang maganda may dudulot sa'yo yun eh. Mm. Yung pag-hate eh. Plus, doon nga, madadry pa, mawalan ka pa, masisiro ka pa ng bemba. Masisiro ka pa ng o, wala rin benefit, diba? Oh. Mas may daladala ka pang negatibo. Delay. Delay talaga. So, yun. Kaya kayo, wag na kayo mag-rage ng sobra, ha? Ako, pinatitripan ko lang yung mga 3 o 4 dahil yung kasi ang gusto nyo. Yun yung ano. Dati po ang din nun bro, nung inano ko rin yung 3 o 4, sabi ko ba? Tuwang-tuwa itong mga to. Diba? Pero yun yan, sabi ko nga dun sa 3 o 4s ko. No? Ang sabi ko dun is, 3 o 4s para sa akin is the girls that are fun to have sex and ONS with. But in terms of long-term relationship, na. Pass na tayo dyan. So, we're gonna have fun with them, no? Pero, di ba? Hindi sila pang long term. Hindi pang long term. Parang gan. We're not gonna hate them, pare. Pare, pussy is pussy. Totoo. Di ba? So, let's be real, di ba? Tangina. Di ba? So, kahit ba, ano, red pill ka, pag may chicks dyan, sabi mo, I hate women. Hindi tayo maglokohan, di ba? Saka masisiro ka nun. Wala mga nangyari nun. You have to balance it out. Mga ganyang bagay. Pagka munta ka na dyan sa, ano, sa rabbit hole na yan, hindi ka na makakalabas dyan. Yari ka dyan. Tsaka, basta yun, wala talaga maganda may dudulot sa inyo yung pag-hit na yan. Ako, kaya ako lang naman kinukontent yun. Tag kasi ganyan ng tag. Saka pangalawa, nagtitripan ko lang. Tsaka, don't get confused mga pare, no? When we call out bad behavior, hating, no? Kumbaga parang parang pinapagalitan mo lang, kumbaga, in a lamest term, no? Pinapagalitan mo lang, pero hindi hating 'yun, no? Kaya baka kasi na i-misinterpret ng mga tropa natin diyan na parang ang inaano ng mga babae hate niyan. No. Hindi. Misogynist ka. Oh, misogynist. No. That may pinipindot ako dito, no? Papagawa ako lang. Misogynist. Hindi misogynistic agad yun, mga pare. No? Confused, no? Saka kino-call out lang natin yung maling behavior. Di ba? Saka di naman bad trip dun sa person itself. Dun sa ginawa niya. Diba? Yun lang eh. Oh. Parang in-explain bad trip yung ginawa mo. Tapos in-explain lang sa mga ibang lalaki. Para hindi na tangkilikin pa yung mga ganong attitude. No, at para maiwasan nyo din. Pero, not to the point na magagalit na isa buong babae. Parang hindi healthy yun. Ano masasabi mo dun sa ano? May iba ko. Sa yung preference ay hindi na sinasabi sa yung tao. Dapat dun na lang daw sa isang gusto niya. Narinig ko nga rin yan. Ang sabi is, yung preferences mo nga daw is dapat ang nakakaalam niyan is yung kadate mo or mo daw, ang sabi. Which is, for me, straight up BS agad. No? Bakit? Kasi, let's be real. No? Lahat tayo active sa social media. No? Bakit ngayon lang yan sinabi? Nung lalaki na? Nung lalaki na yung nagbigay ng preferences niya. Why not sinabi to sa mga babae, which is the pioneer or OG ng pag-post ng mga preferences nila sa internet. Alam mo, sinabi nila ng babae na. Ano sabi? Slay!
Diba? Slay, slay queen. Girl. Deserve mo yan. As she should. Diba? Laging ganun. As she should. Slay queen. Ganyan. Anong lalaki na? Anong lalaki na? Ay, stop it. No, saka date mo lang yan. Saka date mo lang yan sabihin. Diba? Oo, so stop it. Date mo lang yan sabihin. Stop. Stop. Wala kang karapatan. Wala kang karapatan. Stop. Wala ka ba nanay? Ito nga eh. May nakita lang ako eh. Ngayon lang, bago tayo mag-podcast, ano eh. Mm. Sinabi niya lang yung preference niya. Comedian, sikat na comedian. Sinabi niya lang yung preferences niya. Gusto. Big-breasted girl. No? Okay. Which is understandable. Diba? Kung babalik tayo sa history, babalik tayo sa panahon ng mga caveman, ang mga caveman gusto ng malalaking breast kasi ang nasa isip nila is kaya nilang mga baby sa nila. Bata. Healthy na babae. Diba? Mm. So, pag healthy na babae, healthy baby. Kasi maraming gatas. Maraming gatas. So, yun, no? Eh, which is ngayon, syempre, ang reality, ang date ngayon, in today's society, syempre, gusto ng breast. Although yun yung mindset ng sinaunang ano, ang gusto natin kasi sexy. Di ba? Sexy. Mm. Di ba? Ang masarap pisilin. Di ba? Let's be real. Nag-modern na rin kasi yung ano, yung sa mata ng lalaki. Pero tama yung sinabi mo nung yung purpose nun. Nagbago na lang din talaga true diba? Time. Oh. So, yun nga. Tapos ngayon, dahil sinabi niya yung preferences niya na gusto niya ng ano, big-breasted, nagagalit ngayon yung mga feminist. Dahil daw, bakit daw siya, bakit niya daw yung katawan ng babae. Dapat daw ang babae lang mag-open ng ganong topic. Hindi, huwag niyo pag-usapan yung pera ng lalaki. Huwag niyo pag-usapan yung pera ng lalaki. Huwag niyo pag-usapan yung height ng lalaki. Oo nga. Diba? Bakit gusto niya yung matangka? Diba? Huwag niyo pag-usapan yung itsura ng lalaki. Kung ganun. Diba? So, bakit kami bawal? What the hell is that? Ano yun? That's not fair! Gaganan yan sila sa'yo. Diba? Tsaka, sabihin mo na lang na wala kang malaking naman yun eh. Huwag mo sabihin niya, wala akong malaking boobs. Diba? Tingin ko mga pinakagalit na galit talaga mga ano eh. Kasali sa Flat Earth Society. Bago yun ah. Hindi ko alam yun bro. Sali siya dun sa sumusulong ng Flat Earth Society. Eh, nagkakaroon tayo ng double standards pagka lumalabas yung ganyan. Pagka lalaki, tahimik lang ang preferences. Naman. Diba? Lagi naman. Kaya ako, no, sa mga nanonood nating mga tropa dyan, kung may mga preferences kayo, kayo matakot na sa babae, ilabas ninyo. No? Kasi nasasanay kasi sila pare. Nung wala pang internet, wala pang TikTok, nasanay yung mga girls na tahimik lang tayo eh, sa mga ganyang klaseng bagay. Ito. Kaya ngayong umaano na yung internet, may mga podcast na yung mga lalaki. Dati kasi, ano lang ba yung mga show nung wala pang internet? Ano yung mga show na nakikita ninyo sa TV? Diba? More on girls talk. Diba? Yung may mga panelists dyan ng mga babae. Wala namang show ng mga lalaki dati. Wala. Nasasabihin nila yung preferences eh. When the past, no, nasanay tayo na yung mga babae, may mga panel dyan, sasabihin nila yung gusto nila sa lalaki, magpapakita ng picture ng lalaki, sabihin, wow, he's so hot, ganyan, ganyan. And now, nauso na yung internet, yung mga podcast nga, nagugulo, may mga preferences pala itong mga to. Bawal kayo magsalita. Diba? So, huwag kayong matakot pare, no? Kung ano yung mga gusto niyo sa babae, as long as hindi naman yan masama, sabihin ninyo, di ba? Saka freedom of speech mo yun. No, di ba? Eh, gusto mo yun, di ba? So, karoon tayo ng ano eh, matinding double standards talaga, no? May iba ulit ako ng topic. Mabalik tayo dun sa katawan. Mm. Maganda talaga pag, ano, yung timbang mo, di ba? Oo. Number one. Merong ano diyan search nyo sa internet no. Meron diyan kung ano yung height mo, yun dapat yung weight mo. Kasi pag sumobra ka daw doon, overweight ka na. May chart 'yan, di ba? Oh, yun, yung may sa Google. So search nyo yun, tignan nyo yung height niyo, then mag-weight kayo, no. Oh, maganda may timbangan kayo sa may bahay timbangan kayo. Para nababantayan niyo. Tignan nyo yung chart. Pag lumagpas na doon, kunyari yung height mo tapos sumobra yung weight overweight ka na. Oh, pag so, bumaba naman, malnourished ka, no? So, underweight. Tinitignan nyo rin yun, di ba? Para, kasi, mga doktor naman nag-aral yan eh, di ba? Eh, sinasabi lang naman namin sa inyo, di ba? So, yun, dapat alam nila yun alam nila yan. Hindi porke payat ka, healthy ka. Baka mamaya, yung height mo naman, eh, hindi na ayon doon sa kapayatan mo. Di ba? May ganun din. Malnourished ka na. Oo.
Sa kami, certain age din yung timbang. Mm. Alam ko, nasa edad din yun eh. Tinignan ko yun. Habulin nyo yung healthy body. Kasi kasunod dun, healthy mind eh. Mm. Hindi na lang din para dun sa mapapangasawa mo, sa pamilya mo, pati sa sarili mo, number one. Yep. Combo-combo yun eh. Kaya nga sabi nga ni Josh kanina, binubuo yan talaga ng... Okay. Mm. Diba? So, break muna tayo, Josh. Edit na lang muna. Mm. Masyado na kayo maraming nalalaman, mga soy. wala na kaming makontent. Pabalik kami eh. Mag-break lang. Ito. Pang malakas ang mindset. Sheesh! Yeah.